Sarina, hindi ko matanggap na wala na si nanay. Hindi ko na alam kung ano yung mangyayari eh. Nga po eh. Parang kahapon lang po natin siya kasama. Pupunta tayo sa mall, kasama siya, tapos wala na siya. Yan mo. Tay? Asa ka? Sige, kilala ko eh. Upo ka. Ah, tamang-tama. Dito kaya. Si Carla nga pala. Total, wala na naman yung mami nyo. Dito na siya titira. Eh, Tay. Sino po ba siya? Kamag-anak ba natin siya? Siyang bago kong asawa. Buntis siya. Tay! Kamamatay lang ni nanay. May asawa ka na agad? Kailan pa? Tapos buntis pa? Ano pakialam nyo? Ha? Wala na yung mami nyo! Tay! May pakialam kami! Kasi anak po kami! Yun na nga! Anak ko lang kayo! Kaya wala kayong magagawa! Kung ano yung gusto ko, yun ang masusunod dito sa bahay! Tama naman! Bakit ganun? Ba't yung pinalitan agad si mami? Bakit? Nung bakit? Wala na yung mami nyo! Anong gagawin ko? Ha? Eh, Tay! Hindi kami makakapayag! At ikaw babae ka! Siguro, pera lang yung habol mo sa tatay ko, no? Mahal, hindi ako gusto ng mga anak mo eh. Siguro, mas mabuti na lang na bumalik na lang ako sa amin. Hindi! Di ka alis! Alam nyo, kung ayaw nyo dito, kayo umalis dito sa bahay! Daddy! Kami yung papalisin mo? Eh, bahay to ni Mami! Mas mabuti pa nga kayo yung umalis eh! Kasi ikaw yung nagpalit kay Mami Sarina. Ng sobrang aga! Kakamatay niya lang! Sarina, tama na. Loko na nga dito. Sarina! Bastos to! Uy, Eden, ha! Pagsabihan mo yung kapatid mo! Oo, Tay. Pagsabihan mo rin yung kabit mo. Tagal naman itong dala. Oo. Ito naman tinuruan ng dati mong asawa ng mga anak mo na paghain man lang. Actually po, kami lang sana yung kakain eh. Kaso andito ka. Eh di sumabay ka na rin. Mamamahal mo. Masana itong bahay nyo, no? Malaki. Maganda naman, kaya lang lumanay. Tsaka hindi ko type yung mga design niya. Bakit di natin palitan to para mawala man lang yung alaala ng dati mong asawa? Eh, pasensya na po kayo ha. Kasi lahat ng gamit dito, pag-aari ng nanay ko. Kaya wala po kayong karapatan na palitan to. Alam mo, Eden, kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Kasi patay na yung mama mo. Ako na ang nandito. So, ikaw na pala yung bago kong nanay. O sige po, nay, palitan nyo lahat ng gamit dito na gusto nyong palitan. Bastos ka! Mukha ba kitang anak? Eden! Tumahimik ka na! May point naman si Carla eh! Tsaka, medyo luma na rin yung mga gamit dito. Eh, Daddy! Sabi mo lang luma, pero maayos pa yung mga yan. Tsaka ba't mapapalitan? Parkit sinabi niyang kabit mo na yan. Mahimik ka na. Kaya mo, Carla. Bukas, bibigyan kita ng pang parenovate nito. Bili mo kung anong gusto mo. Tay! Si Sarina, may babayaran na tuition fee. Baka pwedeng yun naman yung unahin nyo kaysa sa pagpapalit ng mga gamit dito. Aba, hanggang ngayon nakahold pa yung bako ng nanay nyo. Tsaka, kulang pa yung pera ko para kay Carla. Alam nyo naman, buntis to. Tay naman, mas uunahin nyo tong kabit nyo kaysa sa amin na totoo mong anak, ha? Para sabihin ko sa'yo, biyodo na yung tatay mo, patay na yung nanay mo, kaya ako na ang magiging asawa. Kung ako sa'yo, magising ka sa katotohanan, Eden. Kapal mong mukha ng kabit na to, ha? Tumigil na kayo! Respetuhin nyo to si Carla! Hindi naman yung karespeto eh! O sige! Ito yung dalawa! Jonathan! Ah, sagot pa! Pasensya mo na, ha? Ay, naku. Pasensya mo na yung dalawang. Sige na, kumain ka na. Cheers! Kaso wala na. Ano, isa pa tayo? Sige. Yan, lahat dyan nakikita nyo. Sa atin na ngayon yan. Ay! Ay! Sarina, bili mo kami alak doon. Ako, bibili.
Minor ako, bawal akong bumira sa tindahan ng alak. So, ayaw mo ko sundin. Para sabihin ko sa'yo, Sarina, ako na kayo ng asawa ng tatay mo. Kaya wala kang choice kundi sundin yung mga utos ko. Yung nanay ko, hindi siya albay katulad mo. Alam mo, kung bata ka, bastos ka! Halika nga dito! Bastos ka! Huwag mong hahawakan yung kapatid. Hindi, malalagot ka sa akin. Ikaw, bastos ka rin. Magsisalas ka kayo dito? Mas bastos ka! Kami ba lalayasin mo? Eh, bahay namin to. Eh, tignan mo nga, umasta ka. Para ka ng asawang asawa. Eh, hindi ka naman asawa eh. Kabit ka lang! At nagdala ka ba dito? Ha? Yung mga babaeng yan? Ang kapal ng mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, biyudo na yung tatay mo, kaya wala kang magagawa kung magpakasal kami. Ah, ganun? May magagawa pa ako, kaya humanda ka! At ikaw yung bastos. Kabit ka lang! Bastos ka! Nalulungkot ko pong ipaalam sa inyo na wala na po yung baby sa sinapupunan ng asawa niyo. Huh? I'm so sorry pero ginawa na po namin yung lahat. Mauna na muna ako kasi marami pa akong asikasuhin na ibang pasyente. Ma'am, I'm very sorry for your loss. Mauna na po ako. Alam nyo, kasalanan nyo to eh. Dahil sa inyo, nawala yung anak namin! Tay! Daddy! Wala kaming kasalanan! Ito yung kabit mo! Umiinom ng alak kanina! Ako pa yung pinabibilan ng alak! Hindi yan totoo! Sinungaling! Ikaw ang sinungaling! Daddy! Maniwala kayo sa amin! Umiinom siya kanini! Anong umiinom? Sinungaling ka! Totoo ba yung Carla? Hindi yan totoo! May yung mga anak mo mga sinungaling! Hindi ako sinungaling! Totoo yun! Dahil sa kanina nawala yung anak natin! Parang pinapalaglag mo nga yung anak mo eh. Tayo, huwag ka mga niwala sa kanya. Pinaglalaban ko lang si Sarina kanina eh. Kasi sinasaktan niya. Mga sinungaling kayo! Hindi akong payag na hindi kayo makukulong! Marlon, anong plano sa mga anak mo? Ganyan na lang ba? Dapat nang panugutan nila itong nangyari sa anak ko! Tay! Tay, ba't ayaw niyo maniwala? Anak niyo kami, di ba? Anak niya rin na nawala. Kaya dapat lang na makulong kayo! Tama na. Tama na, Carla. Kung kailangan panagutan nila yung kasalanan nila, gagawin ko. Kaya gano'n na lang ba? Ha? Ipapakulong nyo kami? Anak nyo kami? Mas paniniwalaan mo tong kabit mo? Tara na, Sarina. Sige na, Carla. Magpahinga ka muna. Marlon, ano na ibig sabihin nito? Bakit nandito pa rin yung mga anak mo? Di ba sinabi ko sa'yo, pakulong mo yan? Hindi ako makukulong. Kasi, andito. Nandito yung findings ng doktor na kunan ka dahil sa madalas mong pag-inom. Hindi yan totoo! Sinungaling ka? Marlon, nagsisinungaling yung mga anak mo. Hindi ako sinungaling. Ikaw yung sinungaling. Ang lakas ng loob mo. O ano tay? Sino nagsisinungaling sa amin? Ano to, Carla? Ha? Pinaglaban kita sa mga anak ko? Tapos ito yung gaganti mo? Magsisinungaling ka sa akin? Kasalanan mo palang bakit na wala yung anak ko? Hindi yan totoo, Marlon! Yung mga anak ko, mga sinungaling! Mga sinungaling kayo! Good morning, Sir Marlon. Good morning. Buti naman. Dumating ka na. Oo, dala ko na. Dala ko na yung last will testament ng yung mga asawa. Tamang-tama, Marlon. Mapapaalis na natin yung mga anak mo. Dahil wala silang mapapala sa perang binigay ng dati mong asawa. Sir Marlon, makasaad dito na lahat ng ari-arian at properties ng yumao mong asawa ay mapupunta sa magkapatid. Teka lang, attorney! Di naman pwede yan! Mag-asawa kami! Kasal kami! Alam mo, Sir Marlon, nung nabubuhay pa yung asawa mo, alam niyo na lahat yung totoo. Na may kabit ka. Kaya lahat ng property sa tari-arian ng mga pagmamay-ari ng asawa mo ay napunta lang sa magkapatid. At isa pa, Sir Marlon, nung nabubuhay pa yung asawa mo, eh kinasuhan ka na ng adultery.
At saka, Sir Marlon, nga pala, nakausap ko na yung magkapatid na itutuloy nila yung kaso laban sa'yo. Eh, kaya naman pala namatay si nanay eh! Nang dahil sa'yo, Tay! Nakonsumisyon siya dahil nangabit ka! Kaya hindi kita mapapatawad! Grabe ka! Ang dami mong ginawa! Si nanay namin na pagdurusa! Paano mo nagawa yun? Kaya yan, bagay sa'yo, mabulok sa bigilang guhan! Kayong dalawa! Kunin nyo na yan! Sige na, Officer. Sige, Sir.